Feelings are dangerous. You know why? Because feelings can change. Ngayon, mahal mo, mamaya hindi na. Ngayon, bati kayo, mamaya hindi na. Ngayon, nagtatampo ka, mamaya bati na kayo. Kanina, maganda mood mo, ngayon, hindi na. Kanina, excited ka makinig ng preaching, ngayon, hindi na. Feelings can what? Can change. Kaya nga sabi ng Jeremiah chapter 17, look at this. A human heart is the most deceitful of all things. Ang puso natin ang pinakamandaraya sa lahat. And desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sa unang tingin, parang mabuting tao. Pero sino ba nakakaalam kung gaano kasama ang kanyang puso? Because our feelings will deceive us. Minsan feeling mo in love ka, pero in lust lang pala. Ang sabi ng feelings mo, I am poor. Ano sabi ng salita ng Panginoon? God will supply all your needs according to His riches in glory. Ang sasabihin ng feelings mo, walang nakaka-appreciate sa'yo. Ang sasabihin ng feelings mo, walang nagmamahal sa'yo. Pero ano sabi ng salita ng Panginoon Diyos? You are fearfully and wonderfully made. Jesus gave His life for you. Mahal ka ng ating Panginoon Diyos. Minsan sasabihin ng iba, Pastor, nag-decide ako, magre-resign ako sa work. O bakit? It feels right. I can sense the peace in my heart. Now, listen, we don't follow what feels right. We follow what is right. Hindi tayo sumusunod doon sa mga feel right. Ang sinusundan natin, ano ba ang tama? Ano ba yung totoo sa salita ng Panginoon? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, we walk by faith, not by feelings. At ang ibig sabihin ng walking by faith, you trust God even though you don't feel like it. Because you are not living by your feelings, you are living by your faith. Ang feelings, may ignore mo ang truth kapag lagi ka nakafocus sa feelings. You feel weak? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Ano ang truth? Sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang feeling mo, nalululod ka sa dami ng problema. Pero anong sinasabi ng salita ng Diyos? Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ang feeling mo, galit ang Diyos sa'yo. Pero anong sinasabi ng Panginoon? His anger lasts only for a moment, but His favor will last for a lifetime. Don't trust your feelings alone. Always look at the truth of God's Word, because the truth of God's Word will set you free. If you know it and if you believe it.